Oras na para sa number one game show sa buong bansa. Ang Family Feud. Let's meet our two teams. Ang Pinoy drag sensation na si Taylor Cheese at ang Team Mac and Cheese. At ang content creator at sari-sari store owner na si Bernie Batin at ang Team Pabili Po. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Hi, Taylor! Drew! RJ! Hi! Hello, hello, hello! What's up, Team Pabili Po? What's up, what's up, what's up? Hello, 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 hello! Hello po! Wow! Good evening, mga kapuso! Sheesh! Ay, kalma lang! Mga Swifties na ko, hindi po si Taylor Swift ang maglalaro ngayon! Si Taylor Sheesh! Oh yeah, versus ang pinaka masungit na tindera sa social media na si Bernie Batin or Bernicular. Dito lang siyempre sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Alam kong excited na kayo. Excited na rin pong dalawang teams. Kaya let's get it on. Alamin na natin ang sabi ng survey. Bernie, are you ready? Ready! Taylor, are you ready? No. Charing, yes! Let's go! Let's play round one! Oh-ho! Top six answers are on the board. Kapag nagkakayayaan ang magkakaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank. Bernie! Walang pera. Ikaw, walang pera. Hindi ka mawawala ng pera. Ayon sa survey. Ayon sa survey, ha. Alam naman natin. Kumbaga, walang budget. Survey says... Yep! Pero, Taylor, meron pa mas mataas dito. Kapag nagkakayayaan ang magkakaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank. Hindi pinayagan ng jowa or ng magulang. Wow! Strict ba ang parents mo? Opo, ganito sila. Medyo! Oh, may jowa ka ba ngayon? Yes po, nasa bahay. Hello oh, po. Mainggit ka. I'm sure nanonood sa sayo. Yes. Nandyan kaya ang sagot mo, hindi pinayagan ng magulang o jowa. Yep, pero mas mataas si Bernie. Bernie, pass or play? Siyempre, play! Let's go! Let's go, Bernie. Team Pabili Po. Wow. Ito na si Bernie po ay owner ng sari-sari store sa Pangasinan. Siya raw ang pinakamataray na tindera sa social media. But Bernie, ba't tinatawag sa'yo? Sabi ko sa sarili ko, ano ba yung mga content na hindi ko ginagawa? Hanggang sa naisip ko, may tindahan ko pala kami. Tapos ginawa ko ng short skit po, yung aming tindahan. At hindi ko po naman na-expect na sobrang ganda po yung feedback po ng mga manonood. At doon na po nagsimula ang isang pinakamasungit na tindera sa social media. Diba? Ayan po si Bernie. At siyempre, si Aling Neno naman po ay content creator at public school teacher. Etong tanong para sa'yo. Kapag nagkakayayaan ang magkakaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank. May prior commitment. Oh, English! Busy? You're busy? Yeah. Busy, yes. Busy. Prior commitment. Oh. Prior commitment. So says... Oh, yeah. Jomar, ikaw na. Jomar, I love your outfit, ha? Sorry, is it a panther ba to? Cheetah? Ano ba to? Panther? Hindi ko po alam, eh. Basta nilagay na lang. Mayroon, ganda, ang ganda. Anyway, si Jomar naman po ay online seller din na lagi raw galit. Jomar, pwede ba makasample tayo? Oo naman. Oh. Meron ako dito hanger, sinasabi ko sa inyo. O, di ba, suot mo yan? Lalaban mo mamaya? Hanger, sinasabi ko sa inyo, ito na yon para hindi ka nag-grade 2. Go. Hanap! Pero, kita nyo, si Jomar, mabait talaga sa totoong buhay. O, tinan mo, kalmado lang. Nakita nyo, kung paano sa sumagot, kalmado rin. Kapag nagkayayaan ang magkakaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank, Jomar. May pasok sa trabaho. O yun, priority ang pasok. Nandiyan ba yung survey? Wow, Reagan. Si Reagan naman po ay isang online seller. Ano bang produkto ang pinakamabenta sa'yo, Reagan? Beauty products at saka skin care. Skin care? Oh, why am I not surprised? Talaga, okay na okay din ang skin mo. Pero, mahingi ako ng fresh na sa'yo, Ding Dong, kasi sobrang fresh mo talaga sa personal. Ay, ganun ba, ganun ba? Kasi yun yung content ko sa social media. Oh, wow. So, ay, nasa sa'yo naman talaga yun. Okay, okay. Reagan, pag nagkayayaan ng magkaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank. Pagod. Pagod lang. Wala, pagod lang. Services. Oh! Isang mali pa lang.
Bernie, ano pa kaya? Dalawa pa to. May sakit o masamang pakiramdam? May sakit! Top answer! Aling yan ah! Isa na lang, ano kaya ito? Siyempre, hindi pinayagan ng amo, may trabaho. Hindi pinayagan ng boss, may trabaho. Services? Wala! One last job, ano kaya ito? May pasok sa school. May pasok sa school! Nandiyan ba yan, survey? Guys, kapag nagkayayaan ang magkakaibigan, hindi ka sasama dahil ikaw ay blank. Nalalayuan. Tama, layo masyado yung pupuntahan, di ba? RJ? Tinatamad. Tinatamad lang, wala lang, Drew. Yun din, malayo. Malayo, tinatamad. Taylor Sheesh, ano kaya ito? I guess malayo. 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 Guys, kung tama ito, makukuha nyo round one, malayo. Tinabahan ka, no? Kaya nga po, akala ko pasok na sa bangay yun eh. Anyway, let's see. Everybody, number six, please. Tinatamad! Wala lang, tinatamad lang! Naka-score agad ang team Pabilipo. They have 84 points. Habang ang Mac and Cheese, wala pang puntos. Siyempre, napifeel kung gustong-gusto nilang bumawi sa round 2. Kaya dyan lang po kahit magpabalik agad. Ang Family Feud. Sayang, tama na yung sagot mo. Oo. Hindi, huwag kayo makinig sa akin. So, ang next dito, tatanggalin natin yung isang grupo. Gagawin natin, magtatanggal tayo isang grupo. Ipapalit sa kapila. Ay, oo. Kasi tama yung sagot nila. Ayaw ng para manalo tayo. Kasi ayaw ko magkasisihan tayo. So, sinong una? Sinong una? So, bahay nga. Bawe. And we're back here in Family Feud. Nag-aharap po ngayon ang Team Mac and Sheesh at ang Team Pabilipo. Team Pabilipo leads with 84 points. Kaya tawagin na natin ngayon sina Drew at Aling Nena. Let's play round 2. Eto, sa tanong na ito, nag-survey kami 100 lalaki. Okay? And the top 7 answers are on the board. Hindi mo magugustuhan ang babae kung wala siyang blank. Drew. Pera. Walang pera! Pero may mas mataas, Aling Nena. Sabi ng 100 lalaki, hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang blank. Wala siyang magandang ugali. Wow! Ayun. Number one sa checklist. Yes. Ang tanong number one din ba sa checklist ng sinurvey yan? Yes, sir. Pass or play, Aling Nena? Sure, play. Let's go play. Round 2. Jomar, nandito na naman tayo. Hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang ano? Respeto. Wow! Nandiyan ba si Respeto? Baka nandun na yan sa kindness, Reagan. Ayon sa 100 lalaki, hindi mo magugustuhan ng babae kung wala siyang ano? Siyempre, madami tayo niyan, girls, di ba? Sense of humor! Hanep! Kaya magugustuhan mo na ako dito. Bakit kaya mahalaga yun? Siyempre kasi boring kapag walang sense of humor eh. Pag puro na lang seryosong usapan. Naka naman! Sense of humor! Wala! Bernie, Mac and Cheese, pag mali sila dito, pwede nang i-steal ito. Pero tignan natin si Birds. Kung hindi mo magugustuhan ng babae ayon sa 100 lalaki kung wala siyang blank. Siyempre, walang pangarap. Di ba? Kailangan sa isang babae dapat yung pangarap. Para may pagmamalaki ka ng boyfriend mo. Di ba? Ikaw ba? Mo. Ano ba ang pangarap mo, Bernie? Pangarap kong maging isang Miss Marian. Ang taas ang pangarap ko, no? Hindi. Bakit? Po. Lahat naman ang pangarap ay makakamit. Ayaw, totoo naman. Kailangan lang magpursige. Kailangan po ng pagpupursige. At siyempre, ang panalangin sa Diyos. Tama yan, yes. Bernie. Napakaganda sinabi. Ang tanong, pasok ba yan sa survey? Survey says, wala. Here we go again, Jelly. Ano kaya? Ayon sa 100 lalaki, hindi mo magugustuhan ang babae kung wala siyang blank. Para sa akin, oras. Oras. RJ, ano kaya? Good looks. Good looks? Good looks. Drew? Respect. Respect! Taylor, just one correct answer. Ang dami pa nito, 5 pa to, pero isang tama lang. Ito ha, ulitin ko. Ayon sa 100 lalaki si Nervey, hindi mo magugustuhan ang babae kung wala siyang blank. Wala siyang good looks or ganda. Ganda! Good looks! Ganon. 31 points lang. Hindi natin naisip yun, no? Pero, isipin niyo ba, maraming tao, siyempre yun naman hinahanap ng iba. Tama. Maaring hindi una, pero yes, hinahanap nila ang good looks!
find out kung ano yung mga hindi nasagot. Everybody, number 7, please. Kuha nila yung utak. Number 6. Number 5. And number 2. Congratulations, Team Mac and Sheesh! Finally, umiscore na rin kayo. May 48 points na kayo. At siyempre, yung Team Pabili po ay may 84 points pa rin. Pero siyempre, may isang team na mas hahakot pa ng puntos dahil double points round na sa pagbabalik ng Family Feud! Hindi ko naisip yun talaga, yung walang buhok, walang buhok, walang dibdib, yung gano'n, walang ganda, yung gano'n. Ba't sa akin, Mari? Sorry lang, Mari. Dadaan na lang po namin sa ganda, kasi dishwas lang po yung buhok. Dishwas lang po yung bagay. Totoo po yun, walang utang, kasi kami po yung nagsagot. Tsaka yung walang buhok, walang buhok, tsaka walang dibdib. Ako din yun. Ako hindi nidescribe sa serving. We're watching Family Feud. Habang nagsa-strategize po ang dalawang teams, may quick survey muna tayo sa ating studio audience. Sino sa inyong game? Yun! Ito, simple. Kung may bibilin kayo sa tindahan ni Bernie, ano yun? Paano ka bibili? Alright. What's your name? Erica. Erica, okay. Si Bernie, oh. Bibili ka sa tindahan niya, paano ka bibili? Pabili po. Ano po yun? Isang menudo, isang sisig, tsaka dalawang rice. Sari-sari, turto, hindi ito karinder yan. Nakakaloka ka. Ano ba ka nga dito? Pabili-pabili ng minudo? Pinapainit pa naman yung ulo niya eh. O, sino ba? Okay. Kung may bibili ka sa tindahan ni Bernie, ano yon? Anong pangalan mo? Divine po. Divine. O, anong bibili mo sa tindahan ni Bernie? Pabili po. Wala, sarado kami. Ano po yon? Meron po kayong jowa. Ano po? Meron po kayong jowa. Wala akong jowa! Ay, hindi ka lang ako ganda. Wala ka pang jowa. Kawawa ka naman. Da! Wow! Hiyang-hiya ako sa'yo, ha? Ganda ka! I says! Bernie, thank you, ha? Galing na pag-responde mo. Grabe, ha? Salamat po. Anyway, naglalaro pa rin ang Team Mac and Sheesh na may 48 points. At ang Team Pabili may 84 points, guys. It's your time to shine, RJ and Jomar. Ready? Let's play round 3. Come on. Jomar! Hola! Ayan, meron pala. Ayan, ha? Nagulat siya. Ganun-ganun siya. Double points round. Eto na. Kanina lalaki si Norvay. Ngayon naman babae. Top 6 answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit mo pakakasalan ng isang lalaking hindi mo naman mahal. RJ. Mayaman. Dahil mayaman. Survey says. Eto na. RJ, pass or play? Play, syempre. Let's go, Mac and Sheesh! Okay, Isel mo. Isel. Nag-work ka sa isang BPO company. Pero ngayon, paano pag may gig si Taylor? Ano yun, nag-off ka? Ay, oo, nag-off. Mabait si Taylor po. What? Maluwag. Nag-Tokyo kami last February. Yun yung huling show. Ano, nanonood lang kami ng kay Taylor Swift. Kamusta yung experience sa panonood ba? Ay, iba talaga kapag ano, yung in-person and then versus TikTok. Feel na feel mo yung moment kay Taylor. Nakakatuwa, sigaw moment. Basta super, super iba. Alright, Isel. Here you go. Ayon sa isang daang babae, dahilan kung bakit mo pakakasalan ang isang lalaking hindi mo naman mahal. Ano kaya yun? Foreigner siya or AFAM. Foreigner or AFAM? Nandiyan ba yan? Survey says? Yun, no? Alright, Taylor? Ayaw ko pala. Taylor, so how was your stay in the Philippines so far? Hello po. Nag-Tagalog. I'm very fine and looking good and successful. So you just came from Japan? Yes, and Australia del Sur. Australia del Sur? So when are you going to perform in the Philippines? Actually, I'll be performing in the Philippines, somewhere in BGC, you know what I mean? I'm so excited. Really? So here we go, magbigay ng dahilan. Bakit mo pakakasalan ng isang lalaki hindi mo naman mahal, Taylor? Napilitan ng magulang. Yes, true. It's your turn. Full time. Kasama mo talaga siya parati. Every time. Nakakaumay na nga. hindi naman mahirap pa kasamahan na talagaan. Hindi, kasi ano yun, more than 10 years na rin kaming friends. Yes. Wow. So before ako naging manager niya, friends muna kami. Actually kaming lahat. Super close friends kami. Nice one, Drew. Nice one. And good luck because you gotta answer this. Dahilan kung ba't mo pakakasalan ng isang lalaki hindi mo naman mahal ayon sa isang daang babae. Kasi pogi. Pogi! Ganun lang kasimple! Pogi! Yun!
RJ, si RJ po isang part-time na kasama ni Taylor at isa siyang licensed interior designer. Hindi ba? Yes. At ito, supportahan naman na rin yung team nyo dahil isang tamang sagot na kailangan pa natin. Dahilan kung ba't pakakasala ng isang lalaki hindi mo naman mahal, RJ? Mabait. Mabait! Siyempre, one more to go, Isel. Ano kaya ito? For the win. We get this round. Oh my God. Ayon sa isang lang babae, dahilan kung ba't mo pakakasalan ang isang lalaki na hindi mo naman mahal. Maganda yung profession niya. Maganda yung trabaho. Nandyan ba yan? Survey says. Wala. Taylor, back to you. Ay, ako agad. Oo, ano kaya? Gusto ito naman. May business or tagapagmana. Tagapagmana! Wala. Ipabili po, hadal na. One last draw, kundi makakasteal sila. Again, isang daang babae, dahilan kung ba't mo pakakasalan ng lalaki na hindi mo naman mahal. Kasi matalino siya. Kasi matalino! Wala. Alright. Reagan, one last. Ano kaya ito? Dahil mga baklang kadala tayo ngayon, yummy. Yummy, Jomar? Ano? Pulis. Anong ginalaman? Bakit pulis? Parang may power. Okay. Powerful or influential. Aling Nena? Parang piling ko kilala o sikat na yung ganun. Ba? Kilala o sikat, Bernie? Ayon sa isang daang babae, magbigay ng dahilan kung bakit mapakakasalan ang isang lalaki kahit hindi mo siya mahal. 3 seconds. Go. Sikat na may impluensya. Sikat o may impluensya. Pag makakuha nila ito, tiba-tiba, services! Alamin natin kung nandiyan niya sa pagbabalik ng Family Feud. Ikaw ba? Pag tinanong ka, pag sikat yung ano, kaya di mo mahal, gugustuhin mo, di ba? Ay, siyempre gugustuhin ko na ako. Siyempre, di ba? Kunwari, Mr. Ding Dong Dantes. Ay, di mo magugustuhan? Diyos ko, babe, magugustuhan natin kahit hindi mayaman. Feeling ko di lang makukuha kasi. Yan ang alamin. Parang sikat, parang... Sikat, yan. Yeah. May influential. Pangita nga sila, ganyan pa yung sagot. Nakatuto pa rin kayo sa Family Feud. Abangan nyo po ang aming week-long second anniversary celebration ngayong March. Grabe, 2 taon na po tayo. Dami, napakaraming pasabog ang hinanda naming episodes. Tampok ang pinakamalalaking artista, kaya abangan nyo po yan. Ngayon naman, sigurado ako nag-aabang din ang mga kababayan nating nanonood. Nandyan po sa tiga Granville, Western Sydney, yung mga suki natin dyan sa Casalo Filipino Store. Hello po sa inyo, yung mga taga Sarangani Province. Nako, hello sa inyo. Sa mga taga Cabiao, Nueva Ecija, good afternoon. Mga taga Carigara, Leyte, thank you for watching. At yung mga taga Makati City, nako, maraming maraming salamat sa inyong pananood. Kanina, tinanong natin ang team Pabili po, dahilan kung bakit mo pakakasalan ng lalaki kahit hindi mo naman mahal. Ang sabi nila ay, sikat. Dahil sikat. Yes. Pag mali kayo, mapupunta lahat ng punto sa inyo. Nandiyan ba yan? Survey says. Tignan natin. Number 3. Nabuntis. After 3 rounds, ito score. Team Mac. 216 points. Team Pabili po, 84 points. Ako, it's still anybody's ball game. Kaya tapusin na natin to. Isel and Reagan, let's play round 4. Top 4 answers are on the board. Here we go. Anong pagkain ang inihahanda tuwing Semana Santa? Reagan. Pansit. Pansit! Nandiyan ba ang pansit? Yes, Pero Isel, mas mataas pa ang hinahanap natin. Pagkain na inihahanda tuwing Semana Santa? Cake! Cake! Pwede! Yes, okay, yung cake! Nandiyan ba ang cake? Pwede! Wala! Alright, Reagan, pass or play? Play? Ako tara. Let's play the final round. No coaching, no coaching, no coaching. Bernie, pagkain inihahanda tuwing Semana Santa? Kakanin! Anong tradisyon na kakanin ang hinahandaan nyo sa inyo? Tradisyon po, pagmahal na araw. Anong klaseng kakanin? Yung mga tipong mga putubongbong, mga ganyan, mga... Di ba Pasko yun? Hindi pwede sa amin. Pwede rin, pwede rin. Sa pwede po pwede yun. Pwede yun, pwede yun. Opo. Biko, ano ba? Biko, putok, sinta, yung mga puto. Ganon. Puto, mga tiga Pangasinan. Yes. Ano, tubig? Sa tiga sa... Yes, may tubig po sa probinsya po namin. Yan, tubig, yan. So sabi niya, kakanin. Kakanin! Top
Nandiyan ba ang kakanin? Mahilig ka sa top answer, Aling Nena. Anong pagkain ang inihahanda tuwing Semana Santa? Siyempre yung ano, bilo-bilo. Masarap yun. Bilo-bilo? Wala, Jomar. Ano kaya pagkain inihahanda tuwing Semana Santa? Sa mga nakikita mo? Spaghetti. Spaghetti? Spaghetti, mali mo. Nandiyan ba spaghetti? Spaghetti yan, ah. Wala. Vegan, eto na. Two more. Magbigay ng pagkain na inihahanda tuwing Semana Santa, Regan. Ano kaya to? Dahil bawal ang karne, isda! Isda! Is that you? Services? Bernie, one last to go. Kung para sa inyo to, sasagutin mo na to. Otherwise, magsisteal sila, Bernie. Ano kaya ito? Pagkain inihahanda tuwing Semana Santa for the win. Gulay na luto. Gulay. Kung tama sila, tapos na pong usapan. Gulay. Wala! May chance pa. Okay, 282. Zed, bukod sa cake. Ano pang hinahandal tuwing Semana Santa? Tinapay. Basic. Tinapay, RJ. Ice cream. Ice cream. Hindi, kasi summer. Summer yan. Drew. Sopas. Sopas. Taylor, for the win. Sa'yo nakasalalay ang pagkapanalo ng inyong grupo. Anong pagkain ang inihahanda tuwing Semana Santa, Taylor? Dahil mabilis tayo, sopas. Nah! You're sopas, ha? Tignan natin kung ganun din. Ganun din kapas. Magpakita. Sa board, Bernie, sa team mo, tama ang sopas? Kasi po yung sopas may karne din po yun, eh. Di ba yung sopas may karne? Yes! Oh, may karne rin. Tingnan na natin ang sabi ng survey sa Sopas for the win! Goal! Wow! Ang ating final score! Nilalagyan ang karne! Team Mac and Cheese, 513. Team Pabili po, 84. Grabe! Ang galing. Bernie, maraming salamat. Napakahusay niyo. Aling Zomar, thank you very much. Legan, maraming salamat. Palakpakan po natin ang Team Pabili at pakahusay. Kaya meron pa rin kayo 50,000 pesos from Family Group. Una po. And of course, wow, Mac and Cheese, wow. Awesome. That was a great move. Yes! Diba? So fast! So fast! Oh my God! Diba? Not so fast because you still can win another 100,000 pesos. Yes! Okay, so sino maglalaro sa ating Fast Money, Taylor? Bali, pipiliin po namin si ako and si Dong po. Tayo rin naman magsasama ko, for yes. Sure. Yes, then si RJ po. Alright, it's gonna be RJ and Taylor. Swertihin kaya sa Fast Money round. Alalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Maraming sobra. Salamat. Yes, thank you so much. At dahil dyan, babalik tayo. Sa Family Feud. Sa Family Feud. Dahil po dyan, sobrang talagang minabuong friendship. Yes! Yes. Experience po na talagang ng mga habang buhay po namin tatanong. Yes. Welcome back to Family Feud. Kasama natin si Taylor ng Team Mac and Cheese. Tonight, susubukan nila mag-uwi ng total cash prize na... At bukod dyan, tatanggap din ng 20,000 ang chosen charity nyo. Ano bang napili ninyo, Taylor? Actually, yung napili po namin is Golden Gaze po. Golden Gaze. Yes. Ayan, ha? So ano man ang mangyari, Golden Gaze, may 20,000 pesos kayo mula sa ating winning team. Yes. So right now, nasa backstage si RJ. Hindi tayo naririnig. Taylor, it's time for Fast Money, okay? Let's go! Okay, para manalo ang team nyo, kailangan makakuha kayo ng combined score na 200 points. At least 200 points. Or syempre, mas maganda ko, mas marami. Yes. Pag makuha mo yan, automatic, additional 100,000 pesos na kayo. Alright? I'm gonna give you 5 questions which you have to answer within 20 seconds. Yeah. Kung hindi ka sigurado, pwede tayo mag-pass. So, babalikan natin yan kung may oras pa. Let's go. Good luck, Taylor. Yeah. Magsisimula lang ang timer pagkatapos ko basahin ang unang tanong. Okay. 20 seconds on the clock, please. Oh, yeah. Here we go. Kung... natulog kang lasing, ayaw mong magising, saan? Go. Kalsada. Ilang pandesal lang mabibili sa halagang 20 pesos? 10. Prutas na kasya sa bulsa ng pantalon? Mansanas. Name something na pumupurol? Lapis. Boy's name na nagsisimula sa letter N. Napoleon. Let's go, Taylor. Tignan natin ilang points na nakuha mo. Ito, kung natulog ka lasing, ayaw mong magising, sa kalsada. Siyempre, oh, services. Yes.
Yes! Ilang pantisa lang mabibili sa 20 pesos sabi mo ay 10. Services? Wow! Well, prutas na kasa sa bulsa ng pantalo sabi mo mansanas. Survey? Meron? Something na pumupurol sabi mo ay lapis. Survey? Pwede. Name na nagsisimula sa letter N ng pangboy, Napoleon. Hanip to si Napoleon, ah. Ewan ko rin. Di kilala ka bang Napoleon? Na lang. Oo, Napoleon ko yun, eh. Ang sabi ng survey sa Napoleon ay... Anyway, Taylor, balik muna tayo. Let's welcome back, RJ. Hey, here we go. Welcome back. Bago lahat, RJ, baka may gusto kong batiin na nanonood sa'yo ngayon. Binabati ko pa yung pamilya ko sa Nueva Ecija, saka yung mga kaibigan namin, Team Gypsy. Alright. Good luck, good luck. Good news, Taylor, she's got 89 points, meaning 111 to go. Kayang-kaya mo yan. May limang questions ako sa'yo, but this time you have to answer them within 25 seconds. Kung marinig mo ito, itong buzzer, ibig sabihin, nasagot na yan ni Taylor, so kailangan mo kumbigyan ng iba. Pero kung hindi ka sigurado, pwede tayo mag-pass. Babalikan natin kung may oras pa. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Taylor. Magsisimula lang timer, mataas kung ba tayo ng unang tanong. Okay? 25 seconds on the clock, please! Kung natulog kang lasing, ayaw mong magising saan? Go! Kalye. Bukod sa kalye? Sa ibang bahay. Ilang pandesal ang mabibili sa halagang 20 pesos? 5. Prutas na kasya sa bulsa ng pantalon. Mansanas. Orange. Name something na pumupurol. Kuchilyo. Voice name na nagsisimula sa letter N. N. N as in... Let's go, bro! 111 points! Ako, siguraduhin mo daw. Dahil kung di natin nakuha, friendship over na daw sabi ni Taylor. Voice name na nagsisimula sa letter N. Hindi na natin nabalikan, sayang. Ang top answer ay Noel. Okay? Name something na pumupurol, sabi mo, kutsilyo. Ang sabi ng survey natin dyan, ay... Top answer! Prutas na kasa sa bulsa ng pantalo, sabi mo, orange. Survey says... Grapes, ang top answer natin dito. Ilang pandesal ang mabibili sa halagang 20 peso, sabi mo, 5. Survey says... Boom! Top answer yung sagot mo, na 10, isa na lang. Kung natutulog kang lasing, ayaw mong magising saan? Sabi mo sa ibang bahay, ang sabi ng survey ay... Oh, di bale, congratulations! Ang top answer ay kalye na kuha mo. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, guys! Taylor? And let's welcome back, of course, Team Pamili po! Yes! Taylor, ano masasabi niyo sa winnings niyo ngayon? Super grateful. Malaking tulong to for us. Wow, yes. Wow. Congratulations. Thank you. Good job. Di bale, better luck next time sa Fast Money. Pwede natin yes. Paligyan mo. Congrats. Congrats. Thank you. At syempre, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you. Sana nag-enjoy ba kayo? Yes! Super, super enjoy! Good luck sa inyong pagbibenta, ha? Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming din salamat, Pilipinas. Ako si Dinggong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud! Yes, sir!